Hi, ako di ay si Elena, dating domestic helper sa bansang Kuwait. Kung alam ninyo ang bansang Middle East, ang Kuwait ay nasasakop sa bansang Middle East. Isang strictong country sa ibang sa mundo. Today, i-share ko sa inyo ang aking karanasan, tips, mga ideas para makasurvive tayo sa ibang bansa. First, paano nga ba ako nag-apply dati papuntang Middle East? Papuntang Kuwait City. Dahil sa kahirapan sa buhay, ako ay isang single mama. May dalawa akong anak, which is I think 2007, maliliit pa sila. So dahil ako ay solo parents, kailangan kong kumayod. At sa Pilipinas kasi wala kang makikitang magandang trabaho doon. Makahanap ka man ng trabaho pero yung sahod ay hindi sapat. Kaya dati naisipan ko kung paano makasurvive bilang single mother. Unang-una sa lahat, unang-una kong ginawa bago ako nakapag-apply sa bansang Kuwait, pumunta ako sa agency para mag-apply bilang domestic helper sa Kuwait, ay kumuha muna ako ng passport. Siyempre, kung kukuha ka ng passport, may mga requirements din doon. So, kailangan mong i-check sa online kung ano mga requirements nila bago ka makakuha ng passport. Pangalawa, kailangan mo ng pera para pang travel mo. At saka kasi sa Manila, nandoon na lahat ang mga training. Like, dati kasi, nung nag-apply ako, doon talaga sa Manila ang main agency namin, nandun yung training. Hindi ka po makaalis kung wala kang this the training. Tapos, kailangan ka pang sa accommodation, may mga training pa doon. Tapos kukuha ka pa ng NBI. So, kailangan mo talaga ng pera, pamasahe, kukuha ng mga requirements or sa mga training. Plus, mga pagkain mo pa. Sa accommodation naman namin, dati, libreng pagkain, pero alam mo yung kantang Ocean Deep? Yung pang kunting laman lang, puro halos tubig lahat, puro sabaw lang, tapos yung kanin konti lang. Kung may extra pera ka, kung nakulangan ka talaga sa pagkain nila, talagang kulang, lalo na sa atin. Nakasanayan na kasi natin yung kumakain tatlong beses isang araw. So, sa agency pa lang, iti-training na kayo doon, sa accommodation pa lang, doon na ang training ninyo na kunting pagkain lang. Kasi, pagdating niyo sa Middle East, iba talaga ang uwi nila, iba talaga ang pagkain nila, ang oras, kaya sa accommodation pa lang, iti-train ka na nila. So yes, pasaporte, kailangan mo, pera allowance, pero hindi naman, lalo na sa bansang Kuwait, hindi naman kailangan talaga malaki ang allowance mo para makasurvive ka sa Manila. Yun lang, sa pagkain, hindi masyado kasi sa agency, naman, as accommodation naman, lalo na pag first timer ka, sila ang mag-ano sa'yo. Magsushoulder sa pagkain. Pero yun na nga, Ocean Deep. So, after mo mag-apply sa Manila, nandoon na yung mga process. Yung medical, hindi na kayo magbabayad nun. Especially sa bansang Kuwait kayo, Middle East. Ang employer na magbabayad niyan sa inyo. Sa medical niyo. So, yun lang nga. Magkain at pamasahe. Yun ang kailangan niyo. Pangatlo mong kailangan is pasaporte, tapos allowance. Pangatlo ay kailangan mo ng matatag yung isip mo. Kailangan mong pag-isipan ng marami kung talagang kaya mo mag-abroad na umalis sa Pilipinas, iwanan ang pamilya na walang kasiguraduhan kung anong maabtan nato dito sa Middle East. Anong klaseng amo, kailangan ready ka na. Ready ka sa lahat. Palaban ka sa buhay. Kasi,
ang pag-a-apply po as a domestic helper sa ibang bansa, lalo na sa bansang Middle East, ay napakahirap talaga. Sabihin ko sa inyo, napakahirap. Hindi mo alam, swerte-swerte lang yan. Hindi mo alam, mapupunta ka sa amo na once a day lang kumain. Minsan pa yung amo, sila kumakain sila ng tatlong beses. Mga tinapay, ang tawag na, yung wrap, yung kubos ang tawag nila doon. Kumakain sila dyan 3 times a day. Pero yung katulong nila, hindi nila binibigyan. Kaya ready kayo sa mga ganyang bagay. Kung ang mga amo ninyo naman, pagdating sa Middle East, pag ang amo ninyo naman ay kuripot, hindi nagbibigay ng pagkain, isang beses lang, kayo, minsan kasi ang ginagawa ng iba, ang ginagawa namin dati, ay kinatago namin yung ibang tinapay na may leftover, yun i-ano namin, tapos yun ang kakainin namin na hindi nagpapakita sa amo. Yun ang mga ginagawa sa ibang domestic helper doon para lang makasurvive. As long as, ang ibibigay ko rin sa inyo, pang-apat na, pagdating doon sa Middle East, kailangan naka, lagi kayong ready sa lahat. At, ito, pang-apat kong tips ay, as long as may sahod kayo, as long as hindi kayo binubugbog, kahit 2 to 1 times lang ang pagkain, tiisin ninyo, kayo nang gagawa ng paraan kasi marami din silang mga pagkain, kaso lang, kuripot lang talaga, ayun lang nakikita na kumakain lagi ang kanilang helper, lang maid. Sumuto na, para-paraan lang yan. So, kailangan maano talaga yung utak niyo, gumagana lahat. Hindi yung, porque pinagalitan ka na, hindi ka kumakain, nagtatampo ka, huwag ganun. Minsan kasi, yung mga Arabo kasi, galit niya ngayon, maya-maya, wala na yan. As long as talaga, may sahod ka, binigyan ka ng sahod, at hindi ka sinasaktan, physical. Minsan naman, galit sila, pero hayaan niyo na, trabaho ang pinupunta natin doon, kasama yan sa trabaho natin na paggalitan tayo kasi hindi naman tayo perfect talaga. Dati kasi, ang pang-apat na tips ko yan sa inyo. Kasi dati yung ako, nung nandun ako sa Middle East, grabe, ako lang katulong sa new couple. So may isa silang anak nung unang dumating ako, isa pa lang yung anak lang lalaki. So grabe, alis kami ng alis, pupunta kami sa side ng mama, sa side ng baba. So lagi kami umaalis sa bahay. Tapos pag nandun naman sa bahay, ang dami kong gagawin. Especially ng first timer ako, hindi ko alam. Kasi wala akong idea kung paano, anong techniques, kung paano mabilis ang trabaho. So ang ginagawa ko ay, parang trabaho ng trabaho, walang non-stop talaga siya. Pero matatapos ako alas 12 ng gabi. Tapos maagang maaga ibibigay yung bata sa'yo kasi gumigising na. So, kailangan naman, tapos kailangan mo naman gumising kasi gising na yung bata. Yun ang grabe, kunting tulog lang ako doon pero nakaya ko, nakapagtapos ako ng kontra ko. Hindi naman sila nagagalit. Tapos yung side ng amo ko, yung mama niya, medyo laging nagagalit pero pinagtawanan lang namin minsan, dira joke namin. Tapos, kailangan marunong kayong hanapin ang kiliti ng mga amo natin. Paggalit sila, na hindi naman masyado, hindi totoo, hayaan nyo lang. Importante, hindi sinasaktan. Sinasahuran tayo at matapos ang kontrata. Yun ang bibigay kong tips sa inyo. So yeah, dati, almost 6 years din ako sa bansang Kuwait, kaya alam na alam ko at marami rin ako naririnig na yung mga amo nila is kuripot, hindi nag-increase ng sahod, tapos laging yala, pero maghanap lang kayo ng mga technique o mga idea na anong gagawin, anong solution sa mga bagay na yan. Kasi pag kayo, ang utak niyo ay malawak, marami kayong mahanap na solusyon kung paano makasurvive sa bansang Kuwait, sa bansang Middle East. Pero kung sinasaktan naman kayo, sumusobra na at walang pagkain, yan, hanap kayo ng paraan na makaalis sa bahay nila. Pero so far, basta marunong ka lang
marunong mula, marunong ka lang, ang sa tawag na, ka ng kabalo ka, mga pangitao ng ilahang kiliti sa mga amo. Kahit galit yan, hayaan nyo na. Bas, makatapos kayo ng inyong kontra. So, yun lang ang is, ang maisishare ko sa inyo tungkol sa bansang Kuwait. So, kung kayo ay nagpaplano, pwede kayong nagpaplano mag-abroad sa bansang Middle East. At may katanungan kayo, message lang kayo sa comment down below kasi sasagutin ko yan. Sasagutin ko yung mga comment ninyo. Thank you for watching and please guys, mga inday, mga dudong, kung sino man yung nanood, please like and subscribe sa channel ko kasi maibibigay pa rin ako sa inyong mga tips, ideas. Message lang kayo down below. Thank you for watching. Bye!